mamaya't ay agsapat ako amin. So good morning everyone. It's me, Tina, and welcome to my kusina. Hope everyone are okay. So our dish for today is a potato. So let's start! Pagkatapos natin linisan o hugasan yung ating potatoes ay tusok-tusokin natin. Ilabas natin lahat ng galit natin sa mga taong mga panangsakit sa atin. Diba? Bago natin iluto. Silagay na natin ngayon sa microwave tapos iluluto lang natin ng 5 minutes. So, dito sa microwave meron namang settings. Meron mga frozen veggies. Pero hindi yan yung gagamitin. Yung gagamitin natin is yung baked potato. And then, start! Ayun na! So now the potatoes are already cooked, so just only cut in the middle and then pinch it and edge in the both sides, but be careful it's too hot. And just season it with salt and pepper and a little bit of butter because simply it's so yummy. Tulad ng sabi mo, maganda akong tignan kahit simple lang ako at wala ka ng ibang titignan kundi ako lang. Wala nang pinakamaganda sa iyong mata kundi ako lang. Pero bakit nakatingin ka sa iba nung nasa labas tayo? Pero ayos lang. Alam mo, hindi ako parang patatas na kailangan mong balatan para iparamdam sa akin kung paano mo ako sinaktan. Kaya hindi ako naglandi. Kasi ayaw kong tawagin mo akong parang patatas. Puta to! Tama na yan, kain na muna tayo guys. So, kailangan na natin munang kumain ng pang-breakfast kasi bago tayo magtrabaho, dapat may full energy tayo. So, kain tayo ng breakfast and simple lang yung breakfast ko is just a potato and milk tea. So, bago yung lahat, kailangan na muna natin pagsalamatan natin pagkain. Kaya kain muna tayo guys bago natin simulan yung ating trabaho. Pero wait lang, anong patatas ang maputi? Edi potato. At kung OFW ka, dapat madiskarte ka sa iyong mga pagkain. Lalo na kung yung mga amoy, hindi sila masyado ganun kabait sa mga pagkain. So dapat madiskarte ka. Kasi importante yung health natin. Paano tayo makapagtrabaho kung pababayaan natin yung sarili natin? Kaya dapat talaga din natin yung sarili natin kasi ito yung unang puhunan natin para makapagtrabaho. Kaya health is wealth. Ito nga yung katotohanan eh, pag OFW ka. Kasi nagtatrabaho ka, pinagluluto mo yung mga amo mo, pinagsisilbihan mo. Pero pag minsan mismong sarili mo hindi mo na pagsisilbihan, minsan napapabayaan mo, nalilipasan ka ng gutom nang dahil mas inuuna mo pa yung trabaho mo kaysa yung pakainin yung sarili mo. Pero wag nating gawin yun. Dapat gawa tayo ng paraan para alagaan pa rin natin yung sarili natin kasi nga sabi ko is kailangan natin yung trabaho is yung katawan natin mismo. Kasi paano tayo makakapagtrabaho kung hindi na tayo ganun malakas at healthy? At paano natin pa mas masusupport o mabibigyan ng pangangailangan yung ating mga mahal sa buhay kung tayo nga ay magkakasakit? Kaya dapat natin alagaan, huwag natin pabayaan yung ating sarili. Pero ngayon alam ko na tayo ay para sa iba at hindi para sa isa't isa. Matauhan ka na. Kaya ni minsan di ko pinangarap na ako'y mahalin. Dahil napaka-imposible nitong gawin. Kaya wag na. Sa buhay, walang bagay na sigurado. Sa bawat oras at minuto, lahat pwedeng magbago. Ngayon, mahal ka, baka bukas hindi na. Kaya mahalin mo ang sarili mo dahil sarili mo lang.
din ang makakasama mo pag ayaw ng lahat sa'yo. Diba? Ang ganda nun. At dahil yaya ka, ipagluto mo ang sarili mo, pakainin mo ang sarili mo, iligpit mo ang pinagkainan mo, hugasan mo ang pinagkainan mo. Kasi sino pa ba ang utusan mo? E di sarili mo. But always remember in cooking, a good recipe is useless if without heart in cooking. And always remember in life that no one makes you happy unless you choose to be happy. Kaya be happy always and pray to God that everything will be okay. And thank you for watching. Don't forget to like, comment and share this video. And please on your notification bell for you to be notified for our next video. God bless everyone and bye!